Τόση, τι. Κακαϊβά. Εκτό από ένα σπαγκέτι. Να φαμίλια καλό. Τάι. Σαλίτ να ground beef, corn beef. Παρά. Πασχημουρά. Να είναι καλή καρνίκα. Να σπαγκέτι. Να corn beef. Αν καρνί. Να είναι άλλο. Είστε ένα ground beef. Οκ. Σα άρα να την Now, marami sa inyo magtatanong, sino pa nag-inventa ng spaghetti? Sa ayon sa alaman ng nakararami is Italy. Pero, popular history ang pag-uusapan, ang spaghetti po ay nag-originate sa China. Yan po ay dinala ng isang explorer, merchant ng panahon na mapunta sa China at idinala sa Venice, Italy. Taga Venice kasi ito si Marco Polo. At yan na po ang simula. Kasi nga, yung noodles sa China, staple food po yan. Yan yung parang rice sa atin. Dinala niya po yung noodles sa Venice hanggang sa ginawang spaghetti. Pero, merong mga nagko-contest na hindi raw. Bago raw bumiyahe si Marco Polo sa China, bago siya napunta sa China, dati na raw kinakain ang spaghetti sa Sicily. Yan po ay mismo sa isang Arab traveler na napunta sa Sicily way way back nung magbiyahe si Marco Polo sa China kinakain nila po spaghetti sa Sicily. In fact, meron din mga nagsasabi bago pa sa panahon ni Marco Polo sa Middle East meron na raw spaghetti. Now, that's debatable. Anyway, huwag yan ang pagdidebatihan natin. Ang dapat maging debate natin ngayon kung gaano kasarap ang spaghetti ni Jocelyn. Now, bukod sa corned beef, haluan natin ng spa. Okay? And hot dog. Okay? Nako, masarap to. Maniwala kayo, kids. Sabihin nyo sa mga parents ninyo, gusto nyo yung spaghetti na luto ko. Wow! Sabihin nyo, mami, pagluto ka ng spaghetti, panoorin nyo yung video dito lapi. Dahil masarap daw yun. At ito naman. Now, corned beef, spam, sausage, margarine, asukal, brown sugar, sibuyas, bawang. Napalitan ko lang ito. Ng gloves para malinis. Now, sa Italy, na kung saan supposed to be nag-originate talaga yung spaghetti, maasim po yung spaghetti nila. Pero pagdating dito sa Pilipinas, iba kasi ang patlasang Pinoy. Pag maasim yung spaghetti mo, walang bibig, walang pakain. Trust me. Kaya ang ginawa ng mga Pinoy, pinatamis. Masim-masim na matamis-tamis. Naglalabanan yung asim at tamis, pero mas nangingibabaw. Mas nangingibabaw yung tamis. Okay? Umpisa na natin. Margarine. Ayan. Pag kumain ka sa mga fast food, check, mga tinawang fast food na nag-depende ng mga hamburger at spaghetti, matatamis. Tatalunin ko yung kanilang recipe, yung lasa, sa maniwala kayo sa hindi. Tatalunin natin yan. Okay. Okay. Margarine, ngayon, bawang. Bawang. Hindi lang. Kailangan, umutang ko na yan. Namumula ko na lang. Inalagyan natin ang sibuyas. Sibuyas. Kailangan, mahina lang apoy. Para hindi masuno, hindi dumikit yung bawang at saka sibuya. Kung pwede mo lang parang konti. Ngayon lang tayo. Go! Okay. Ito na ngayon, yung sausage. Very familiar, right? Pinoy na Pinoy na style ng spaghetti. Kaya lang, pinago ko yung estilo. Corned beef, kung meron na yun. Sunod na ilalagay natin after the sausage is the spam. Guys, pag natikman nyo ito, lalo pa natikman ito ng mga kids. Sabi nila, sarap! Mami, isa pa!
Yummy, yummy! Okay. Ito na ngayon, ang corned beef! Wow! Yan mga gumagawa ng corned beef, pwede nyo na akong kunin yung endorser, ha? Pagkatapos ito, mawala kayo sa inyo. Lagyan natin ng konti tubig, kasi kapag hindi, magdidikit-dikit kasi ito eh. Hintay, kunti lang. Kunti lang. Okay! Yan. Ang susunod ay paminta. Yan, ha? Bali, isang kutsarita. Puno. Sunod ay beef cubes. Pampalasya. Para lasang-lasa yung karne. Susunod. Yung sauce. Siyempre pinaka-importante. Lalagyan natin ngayon itong ketchup para patayin natin yung amoy ng corned beef. Kasi yung corned beef medyo may amoy yun. And then, lalagyan natin ng brown sugar. And now, buhos na itong spaghetti. Buhos. Mmm! Yum! Kaya talagang buhay ng cook. Ha? Sabay mo. Pinaganda mo pa, chef. Maski cook na lang tayo sa akin, okay na. Chicken cook! Chicken mga cook! Sobrang sarap. Sobrang sarap. Yayamanin! Sobrang yaman. Pag ito natikman nyo, mga kids, ha? Ito, rated G. Kasi gusto ko magawa yung mga bata. Sabihin nila sa kanilang parents, kanilang mami, mami, gusto ko yun. Nakita ko na luto sa RTIA, dito happy. Yun ang gusto ko. Okay. Now, okay na ito. Ano na sa akin pa yung ano? Yung corned beef. Ang patay dapat ng lasa. Para mapatay ang lasa ng corned beef, kailangan lagyan natin ng konting kalamansi. Konting kalamansi. Kailangan yung bang hindi nila akalain na ang sangkap pala ay corned beef. Dapat isipin nila na ang sangkap ay ground meat. Ingat kayo sa paglagay ng kalamansi kasi pag nadamihan, maglalasang sinigang nito. Good. Pag-usin ko ka lang. Ngayon pa rin pala ito. Kailangan pag nagluto malinis. Siyempre, mamayon, alam mo, may pumasok na health inspector kung kayo nasa restaurant business. Mayayari kayo. Now, ito na ito. Ang susunod na lang dito ay cheese. Cheese. Okay. Okay. Saka mas mahal? Pwede, ground beef o corned beef? Ground beef. Kamura pa kayo. Lagyan ng cheese. Okay. Ngayon, lalagyan ng cheese yan. Pasensya na, hindi ako social eh. Kaya ito yung natutunan kong natuwid yung bilboy. Kasi maasa naman yung followers ko, subscribers ko. Kaya ang tawag doon ay social, left the group. Kaya yung dalawa. Press D. Saka? Jeffrey. Alaw yun mo na. Dalawang lalaki pa. Busin nyo! Hindi nila ako binabola! Iba yung loto sa ano sir, sa labak. Kasa yung loto mo sir. Tinalo natin yung mga pasipo dyan. Sobrang sarap yung ano loto ni boss. Talaga, mas masarap pa kasa yung loto sa labas. Kahit mahilit to. Kahit mahilit to. Oh, diba? The best po, yung roto ni Kuya. Oh. Na-imat na itong loto ni Boss. Oh. Oo.
Suglalay, nag-imas. Nag-imas? Nag-imas. Sa balit, loto di kwa, iti Tagalog, hindi di kwa, Ilocano. Dito ay Pilip, dito ay Kawayan, loto ni Boss, nag-imas. Ikaw naman. Uli kayo, ang loto ni Kuya. Oh, isa ay Kuya. Sige, ha? Yan naman to, si? Dondon. Dondon, kasi? Choco. Eto si Dondon, malaking kahanin pa kayo. No. Pilihin natin. Dahil madulas ka. Madulas ka, madali sa madulas. Ano sa reaction ni Dondon dito sa iyo? Ha? Ang reaction? Yeah. Ha, pal, magaling siya. Sanay sa spaghetti. Sanay na sanay. Very good. Ang ganda. Sir, pasensya na. Gaya na sabi mo, napasab na sa sarap. Okay. May bonus ka! Hindi na makita bonus! Hindi, totoo naman talaga masarap yan. Promise. Di ba? Okay na. Sarap. Mami kayo. Mami kayo. Bisaya to. Ilocano. Masiramon. Sobrang siramon. Oo. Sobrang seram. Tapos lami. Naimas. Sabroso. Chapakano. Eh, pwede nang pakuntay sila lahat dito. Kaya na sila. Yan, bigyan mo yung sa ano. Bigyan. At, dyan po ngayon tatapos ang cooking session ng inyong Winkworth at ni Jocelyn. Tandaan, sa pagluluto ng anong klaseng putahe, nasa isip at dila nyo lang. Hindi naman kailangan sundin nyo kung ano yung tinatawag na standard na recipe. Pwede yung baguhin para naman ba-iba kayo. That will suit your personality. Ako yung tipong nag-iimbento yung bang ibang-iba sa mga lasa dyan sa mga restaurant, sa mga kalitirya. Lasang idol rapid. Walang kapare. Okay? Okay. At siyempre ang aking darling na si Jocelyn. Magaling. Magaling magkita. Hanggang sa susunod! Congratulations po dahil meron na po kayong 18 million subscribers po sa inyong YouTube channel. Congratulations po, Idol. Well, congratulations po sa lahat ng mga netizen. Sa lahat po ng mga subscribers po. Ito po ay para sa inyong lahat. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi noon. Meron tayong lakas. We have the strength because we have the numbers. Sa lahat po ng mga subscribers po ng RTIA, sobrang thank you to God be the glory. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin. At yung kung tiwala nyo sa amin, susuklihan po namin yan. We will make sure na mamimit po namin ang bawat expectations ninyo. Salamat po. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe, make sure na pindutin nyo po yung bell button and select nyo po yung all para updated po kayo sa mga latest videos ng Raffy 2 for Inaction YouTube channel.